Hi everyone, for today's video, we will discuss laws of exponents. So ito yung mga laws of exponent natin, multiplication rule, division rule, power of a power rule, power of a product rule, power of a fraction rule, zero exponent, negative exponent, and fractional exponent. Okay, so magpo-focus tayo dito. Marami akong example hanggang dito lang sa negative exponent. Dahil ang fractional exponent ay may radical, mag-upload ako ng panibagong video para dun sa may radical. Okay, so focus tayo hanggang negative exponent lang. Okay, so we have first rule, multiplication rule. So if we have a to the x times a to the y, that is simply equal to a to the x plus y. So we just add the exponent if we have same base. Ito yung base, okay, yung a. Kapag parehas ang base, ang gagawin lang natin, add ang exponents x plus y. Okay, so for example, so if we have 2 squared times 2 cubed, so we have same base of 2, parehas 2, so therefore equal lang ito sa 2 to the square plus the another exponent, okay, 2 to the 2 plus 3, which is equal to 2 to the 5th. Okay, since number ito, pwede pa natin i-simplify, ibig sabihin yan ay 5 2. So, pag minultiply natin ang 5 2, so that will be equal to 32. Okay? So, next rule is the division rule. If we have a to the x divided by a to the y, that is equal to, okay, we have same base again, same base of a, so that is equal to a to the x minus y. Kapag product ay plus, kapag division naman ay minus. Okay? So, example, so if we have x to the 5th divided by x squared, so that is equal to, just subtract the exponent since we have same base of x, so that is equal to x to the 5 minus 2, so that is equal to x cubed. Okay, so another, we have power of a power rule, a to the x raised to the y. So if we have two exponents x and y, so isa lang yung base natin, a to the x times a. Raise to y, so just multiply the exponents a to the xy. Example, so if we have y squared raised to the 5th power, so just multiply the exponent y raised to 2 times 5. So final answer is y to the 10th power. So we have next power of a product rule. So we have dalawa yung base natin, a times b raised to x. So we just simply distribute the exponent. Okay, so distribute lang natin ang exponent natin. We have a to the x times b to the x. Ang common mistake dito, kailangan ito ay product rule or product. Product dapat ito. Kasi nagiging common mistake dito sa power of a product rule, kahit may addition ang ginagawa ng iba, dinidistribute yung exponent. Pwede lang i-distribute ang exponent x kapag walang sign dito na plus or minus. Kagaya din dito sa power of a fraction rule. So pagsabay na natin, power of a product, dinidistribute lang natin. Power of a fraction naman. So power of a fraction, if you have a over b raised to the x, so ganun din, i-distribute lang natin sa numerator, distribute sa denominator ang exponent natin. We have a to the x and then over b to the x. Okay, so example, so we have 4b cubed, so that is equal to, just distribute the exponent, so we have 4 cubed and then b cubed. So isi-simplify lang natin kapag may number. Ibig sabihin ng 4 cubed, tatlong 4. So 4 times 4 times 4. So final answer is 64b cubed. Okay, so fraction. So we have power of fraction rule. So example, if we have xy raised to the third power, x over y raised to the third power, just distribute the exponent. So we have x cubed over y cubed. Ito yung pinakamadali, zero exponent. So if we have a, any number ito except zero, raised to zero, that is equal to 1. Okay? So example, if we have y raised to zero, equal lang yan sa 1. So itong isa, kahit gano'ng karami ang nandito sa loob, basta raised to zero. So we have x squared plus 3y squared raised to zero, equal pa rin yan sa 1. Okay? So any number itong itong a natin, any number except 0. A raised to 0, basta 0 exponent equal siya sa 1. Okay, so next we have negative exponent rule. So if negative exponent, a raised to negative x, that is equal to 1 over a to the x. So bababa lang siya. A to the negative x magiging 1 over a to the x. May kabaligtaran pala ito kapag nasa denominator naman,
If we have 1 over a to the negative x, kapag nasa denominator, tataas naman siya, magiging siyang positive a to the x. Okay, so example, if we have 5 raised to negative 2, so this equal to 1 over 5 square. Basta bumaba siya, magiging na siyang negative, naging positive na. And then simplify lang natin to 5 square, ibig sabihin niyan 5 times 5, so 1 over 25. And then last, the fractional exponent, a raised to x over y. So equal siya yung denominator natin ay magiging index ng radical. So y root of a to the x. Ang numerator ay yung exponent siya, and then yung denominator yun yung radical natin. Okay, so example, if you have 25 raised to 3 over 2, so magiging siyang equal sa square root. So since ang denominator natin ay 2, so square root yan, pwedeng hindi na ilagay yung pwede nang hindi ilagay yung 2 kasi square root, ibig sabihin nun, ang index nun ay 2. So 25 cube. So pwede itong maging equal sa, kasi may perfect square itong 25 eh, no? So magiging equal na lang siya sa 5 cube. Dahil lang square root, may square root ang 25, square root of 25 is 5. So magiging 5 cube siya. So magiging answer natin dito, tatlong 5. 5 times 5, 25. Times another 5 is 125. Okay, so yan ang ating mga laws of exponent. Ito lang yung basic. So pagsasama-samahin natin ngayon, itong mga rule natin, pagsamahin natin. Hindi lang kasama itong fractional exponent. May bold na video tayo para dito. So pagsama-samahin natin lahat yan. Okay, so answer and try yung sagutan ito. Simplify the expressions, do not leave any negative exponents in the final answer. Pag sinabing simplify, wala dapat negative exponent. So pinagsama-sama na natin, product rule, quotient rule, power of a power, power of a product. Ayan, so lahat ng mga rule natin, pag sama-samahin natin, sagutan natin ang 10 problems na ito. Okay, so let's start with number 1. Okay, so 5p cube q square times 2p to the 4th q square. Okay, so ang unahin natin dito, itong may exponent. Power. Power of a product. Ito yung product, di ba? So, i-distribute muna natin itong 2. I-distribute natin sa bawat, ayan, factor natin, yung bawat factor ng product. So, distribute natin sa 2, sa p, and sa q. Okay, so copyahin lang natin itong 5p cube q square. And then, so dito ay i-distribute natin yung 2. So we have 2 square. And then p to the 4th. So magiging multiply ito. P to the 4 times 2. So that will be 8. And then q. So walang exponent ito. So lagyan lang natin ng square. So now, i-multiply natin yung mga pwedeng i-combine. So yung number muna, 5 times 2 square. Ang 2 square, ito ay equal sa 4. 2 times 2. So 2 times 2 is 4 times 5. So gawin nating detailed ang solution natin. So gawin nating yung number muna. So we have 5 times 4. Okay? So 5 times 4 yung number muna na una. So tapos ito namang dalawang p. So since parehas p, so i-add natin ang exponent p to the cube plus another exponent is 8. And then we have q. So yung q i-add natin exponent 2 tsaka 2. Okay, so product rule ang ginamit natin dito. So 5 times 4, we have 20. P to the 3 plus 8, we have 11. And then Q raised to 2 plus 2, we have 4. So ito na yung ating final answer for number 1. Okay, so next, number 2. So i-distribute lang natin. So ito ay power of a product. So ito yung product natin. Meron tayong negative. Pag may negative, ibig sabihin may invisible na 1 dito sa harap. So, lagyan natin ng negative 1. Tapos, i-distribute natin yung 7. So, negative 1. So, may 1 dito. So, ilagay natin, i-distribute natin yung 7 sa negative 1, sa A, tsaka sa B. So, therefore, we have negative 1 raised to 7. And then, A cube. We have A cube times 7. So, times 7. And then, B to the P times 7. So, power of a product. So, therefore, equal siya sa 7 negative. So, di ba kapag add number, negative pa rin. Kapag even number exponent, ay magiging positive. So, 7 negative, negative pa rin siya. So, huwag na natin isulat yung 1.
And then A raised to 3 times 7. So we have A raised to 21. And then B raised to 5 times 7. That is equal to 35. Ito na yung final answer. Okay, so next number, 3 and 4. Okay, 2A squared B squared times A cubed B to the 4th squared. Okay, so, oops, napa. Punta agad doon. So, i-distribute muna natin itong may power of a product siya. So, may product sa loob. I-distribute natin ito dito sa una. So, tatlo yung factors natin. 2A and B. And then, itong square. Square ulit. I-distribute natin sa A tsaka sa B. Okay. So, we have 2 square. So, we have 2 square. And then, multiply the exponent. A square. And then, so we have 2 times 2. So, we have A to the 4th. And then, B. Walang exponent si B. So, lagyan lang natin ng 2. And then sa kabila, ganun din. So, i-multiply ang exponent. We have A cube and then square. So, 3 times 2, 6. B to the 4th square. So, that is B to the 8. Just multiply. And then, now we use the product rule. So, 2 square, simplify lang natin 2 square. So, that is 2 times 2. So, we have 4. And then, we have dalawang A. So, anong gagawin? Dalawang base na parehas. I-add lang ang exponent. So, we have A raised to 4 plus 10 or 10 na agad, naging advance na, 6 pa lang. And then we have B, ang exponent natin, 2 and 8. So we have 2 plus 8. Final answer is 4, A to the 10th power, B to the another 10th power. Okay? So next number, so we apply the quotient rule dito. 50x to the 6 over 2x cubed. So quotient rule dito sa una. Tapos, i-apply din natin ang power of a fraction. Okay? So, power of a fraction. So, apply din natin yon. Okay. Okay, so i-apply muna natin ang actually, pwede kahit anong unahin. Kahit yung quotient rule muna, i-divide muna, tsaka natin i-apply itong exponent dito or pwede namang i-distribute muna natin ito tsaka i-quotient rule. So kahit alin ang mauna, basta wala kayong binaviolate na rule, parehas lang yan. Pero mas madali, quotient rule muna. So i-divide lang muna natin to 50 divided by 2. So 50 divided by 2. So, okay, so i-detail natin. 50 divided by 2. Tapos itong isa naman ay apply the so we have x to the 6 over x cubed. So pinaghiwalay lang muna natin and then square. So, tapos i-divide natin, 50 divided by 2, so that is equal to 25. And then, x to the 6 over x cubed. So, subtract the exponent, 6 minus 3. So, we have x cubed. And then, may square pa tayo dito, power of a product. Power of a product. So, now distribute natin yung exponent na 2. So, we have 25 square and then x raised to 3 times 2, x to the 6. So, final answer, 25 times 25. So, that is equal to 625 x to the 6 power. Okay? So, next number, number 5 and 6. Okay, so sa number 6, may negative exponent na tayo. Simula sa 6, hanggang 10, may negative exponent na tayo. Okay, kagaya kanina, ang gagawin natin dito ay pwedeng mag-quotient rule muna tayo bago natin i-distribute itong exponent na ito. So, i-divide muna natin. So, we have x to the 7 over x to the 5 times yan sa y squared over y cubed and then square. Okay, so ito munang isa, x to the 7 over x to the 5. So, mas malaki yung 7, subtract lang natin. X to the 7 minus 5, so that is equal to x squared. So, paano kapag ang denominator natin ay mas malaki? Kapag ang denominator mas malaki, yung ima-minus natin yung nasa denominator. So, 3 minus 2. Tapos, yung sagot magiging nasa denominator din siya. Okay? So, dahil mas malaki yung denominator. Pag sinulat kasi natin yan, y square, we have y times y. Sa denominator naman, y cube. So, magiging tatlong y. Tapos, ika-cancel natin yung dalawang y sa taas. Kaya matitira yung y nasa denominator mapapapunta. Okay? Pwede rin namang i-minus natin 2 minus 3 magiging negative 1 siya. Tapos negative 1, tsaka siya bababa. So parehas lang yon. And then may square pa tayo dito. So next step ay i-distribute ng exponent. So therefore, the answer will be x squared is square. So we have multiplied exponent x to the 4th over. Walang exponent ito. So lagyan lang natin ng square. This is the answer for number 5.
And then for number 6, so we have 2m raised to negative 4. I-apply lang natin ang negative exponent or i-distribute muna natin. Power of a product. So distribute natin yung negative exponent. So we have 2 raised to negative 4 times m raised to negative 4. So ngayon, i-apply natin ang negative exponent rule. Diba kapag may negative exponent, bababa lang siya, magiging positive. Magkakaroon ng 1 sa denominator and then mapapapunta sa denominator, 2 to the 4th, positive na siya. Ganon din dito sa kabila. So we have 1 over m to the positive 4 na siya. So i-simplify lang natin ang numerator natin, dalawang 1 lang. So 1 lang yon, 1 times 1. And then 2 to the 4th, apat na factors ng 4. So 2 times 2 times 2 times 2, that is equal to 16. M to the 4th power. So ito na yung final answer natin. Next number, number 7 and 8. Ayan, so medyo dumami na ang ating mga exponent. So pwedeng i-distribute muna itong negative exponent. Tapos, pwedeng i-distribute ang negative exponent. Tapos pwede rin namang mag-quotient rule muna or gawin munang positive ito. Okay, so kahit anong gusto nyong unahin, basta walang i-violate na rule, so magiging same answer pa rin yan. So ang gawin natin, unahin natin itong negative exponent. Negative kasi eh. So i-apply, i-multiply natin sa lahat ng factors sa negative 2. So we have 8 raised to negative 2, m raised to, distribute natin to 4 times negative 2, so that is equal to negative 8, and then n, negative 3 times negative 2, so positive 6 na siya. And then over 2 raised to negative 2. So we have 2 raised to negative 2. Multiply lang natin ang exponent, m cubed. And then raised to negative 2. So 3 times negative 2. So that is equal to m to the negative 6. And then we have n raised to negative 2 times negative 2. Positive 4 na siya. Tapos ang next step natin, lahat ng mga negative exponent, mababago lang ng pwesto. Yung negative exponent sa numerator ay bababa. Yung negative exponent naman sa denominator ay tataas. Yung positive, okay na yung positive. So itong n, parehas na siyang positive, okay na yan. Okay, so aakyat at bababa lang yung negative exponent. So itong 2 raised to negative 2, mapapapunta siya sa taas, magiging siyang positive, 2 square. M raised to negative 6, so mapapunta sa taas, magiging m to the 6 power. Itong n to the 6, positive na siya, so kopyahin lang natin n to the 6. Okay na? Itong n to the 4th, kopyahin lang natin itong n to the 4th kasi positive na siya. Tapos itong dalawang negative sa taas, bababa naman siya. So we have 8, magiging 8 squared and m to the 6th power. So ngayon, isimplify lang natin yan. So apply lang tayo ng quotient rule bawat isa. Or ito, pwede nating isimplify muna ang 2 square equal yan sa 4 over 8 square equal yan sa 8 squared, so that is equal to 64. Tapos, i-lowest term natin ito. Okay, and then, pinag-isa-isa lang natin, m to the 6 over m to the 6, parehas ng exponent. Pag parehas ng exponent, magiging siyang subtract 6 minus 6, magiging m to the 0 na lang siya. Okay, so tapos ito namang isa, magiging n to the 6 over n to the 4th, so magiging n to the 6 minus 4, so n squared na lang siya. So therefore, final answer, i-simplify natin, etong m to the 0, wala na yan kasi 1 na lang yan. 4 over 64, i-masisimplify. Ang 4, i-divide natin pareha sa 4. 4 divided by 4 is 1. 64 divided by 4. So, 64 divided by 4, that is equal to 16. Okay? So, magiging 16 na lang ito. Final answer, so natira na lang sa numerator, 1, 1, tsaka n square. N square na lang isusulat natin over 16. So na ang ating final answer. Okay, so next number, number 8. Ayan, so meron ulit tayong mga negative exponent. So ang gawin natin dito, wala namang exponent na yung ating fraction or itong product. So ang gawin lang natin, unahin natin yung negative exponent, gawin nating positive ito, dalawa lang naman siya. Gawin nating positive. So para maging positive, bababa lang siya. Okay? Ito walang denominator, no? So bababa lang din ito. Kopyahin na lang yung the rest. Copy the rest na lang. So we have, sa numerator, meron pa tayong 2 and then s square. And then sa denominator, kopyahin lang natin ito, r cube. Tapos yung negative 5, bababa siya. So r to the 5th, positive na siya, and then s cube.
And then times, ito naman 3r squared, kopyahin lang natin. Etong s to the negative 4, bababa siya, magiging positive. Okay, so ngayon, isimplify na natin. So, isimplify na natin, pagsamasamahin, kailangan yung mga s, pagsamasamahin natin, i-apply muna natin yung product rule. R cube times r to the fifth. Tapos, we have s cube, tsaka s to the fourth. So, product rule, i-add lang natin yung exponent. Okay? So, yung taas, i-copyin lang natin itong taas. I-multiply pala number yung, natin yung dalawang number, 2 times 3. So, that is equal to 6. And then, copyin lang natin yung s squared, r squared. So, i-alphabetical lang natin. So, unahin natin yung r. R squared, s squared. Then, sa denominator, i-add natin exponent since product. Apply the product rule. R cubed times r to the fifth. Add the exponent, 3 plus 5. So, we have r to the 8. And then, s cubed times s to the 4th. So, add the exponent, 3 plus 4, s to the 7th power. So, now, i-apply naman natin ngayon ang quotient rule. So, kung ano yung mas mataas, yun ang isa-subtract natin. So, we have r squared over r to the 8th. Mas malaki ang exponent ng denominator. Ibig sabihin, ang sagot natin ay nasa denominator dapat. S squared at s to the 7, mas malaki din ang exponent nito. So therefore, ang sagot natin, yung r at s mapapapunta sa denominator dahil mas mataas yung exponent nila. So subtract lang natin, 8 minus 2, so exponent ay 6. S to the 7, ayan, s squared over s to the 7, mas malaki itong 7, kaya yung sagot natin, 7 minus 2, so to the fifth, nasa denominator dapat. Kopyahin lang natin itong 6 sa numerator. So ito na yung ating final answer. Okay, so last number, 9 and 10. Okay, so marami tayong negative exponent dito. So basta may negative, tanggalin muna natin yung mga negative exponent. Okay, so may exponent din tayo dito na negative 2. Dito naman may square. So i-distribute muna natin ito. So distribute natin ito, 1, 2, 3. Ganon din tong square dito, i-distribute natin 1, 2. Idadiretsong multiply na natin. So we have 4 raised to negative 2. So 4 raised to negative 2, u squared times raised to negative 2. So multiply the exponent. So that is u to the negative 4. Then we have v to the negative 2. And then for this one, multiply the exponent negative 5. So magiging siyang u to the negative 5 times 2, negative 10. V to the 6 times 2. So v to the 12 power. And then ito ay, okay, kopyahin lang muna natin. U to the negative 3, V to the negative 2. So dito sa next line, dito natin gawing positive. Lahat ng negative, wala tayong denominator, no? So lahat ng negative, mapapapunta sa denominator. Okay? So unahin natin to 4 raised to negative 2. So mapapapunta siya sa denominator. Okay? Magiging positive siya, 4 square na siya. And then u to the negative 4, mapapapunta rin siya sa denominator, u to the 4th. V to the negative 2, mapapapunta ulit sa denominator, u to the negative 10, so dito ulit siya sa baba. V to the 12 power, so yun lang ang natira. V to the 12 power, yun lang ang natira sa taas dahil siya lang ang positive. And then meron pa tayong u to the negative 3, so bababa din siya. U cube, v to the negative 2, so bababa din siya. So ngayon, mag-product rule muna tayo dito. So sa lahat ng u, so we have u to the 4th, u to the 10th, and u cube, i-add natin yung exponent. So yung numerator, kopyahin lang natin v to the 12 power. And then ang 4 square, gawin natin 4 times 4, so that is 16. And then ang u, i-add natin lahat ng exponent ng u. 4, 10, tsaka 3, so 4 plus 10, 14 plus 3, so 17 power siya. And then meron pa tayong dalawang v square, tsaka another v square. So add the exponent, 2 plus 2. So we have v to the 4th power. So last step ay, ito na lang, quotient rule na lang tayo, itong v. Okay? So dito na lang sa v. V to the 12 sa taas, v to the 4th sa denominator. So subtract lang, 12 minus 4. So magiging v to the 8 na sa numerator dapat dahil mas malaki ang exponent ng numerator. So just copy 16 and then u to the 17th power. Okay, so final answer. Okay, so for our last number, distribute lang natin ang mga exponent natin. Ito lang pala may exponent, isa lang, square lang pala, power of a product dito. So distribute lang natin itong 2, then tapos tanggalin natin yung mga negative exponent mamaya. Okay, so mamaya na natin tanggalin yung negative exponent para hindi mali to. Kopyahin lang muna lahat.
So ito, i-distribute natin. So we have 6 square. So pwede natin i-parenthesis 6 square and then 8 times 2. So that is b to the 16 power and then c to the negative 7 times 2, that is negative 14. And then just copy the denominator for c to the negative 4. Now, ang gagawin natin ay lahat ng negative magpapalit lang ng pwesto. Ito yung negative. Isang negative, pangalawang negative, ito yung pangatlong negative. So, yung lahat ng natira, kopyahin lang natin. So, itong 2, kopyahin lang natin dito. And then B, kopyahin lang natin. And then, meron tayo dito yung 6 square. Itong 6 square, gawin natin 36. Sinimplify na lang natin. And then, B to the 16, kopyahin lang. Okay, so lahat ng positive, kinopya lang. And then, lahat naman ng... So, yung dalawa, bababa. A to the negative 4, C to the negative 14. So, bababa sila. So, we have... Oops, mayroon pa tayong nakalimutan dito. May 4 pa. So, kopyahin lang ang 4 dahil positive naman siya. A to the negative 4, magiging positive. A to the 4th. C to the negative 14. So, magiging positive na siya. Nasa baba na. And then, C to the negative 4 will go to the numerator since it is positive, negative. So, sa numerator siya, magiging positive na. And then, simplify na natin. Unahin natin yung number. 36 divided by 4, pwede itong i-multiply or i-divide. 36 divided by 4 equal na siya sa 9. Tapos yung 9 tsaka 2 i-multiply natin. Okay? So 9 times 2, 18 na lang siya. And then we have B. Itong dalawang B natin, i-combine natin. B tsaka B to the 16. Itong B meron niyang invisible na 1. So B to the 1 times B to the 16. So that is B to the 17. And then we have C to the 4th power over A to the 4th, C to the 14. So, isa na lang, dalawa yung C. Kailangan isang beses lang mag-a-appear ang bawat letter. So, therefore, ang final answer na natin dito, ito na lang ang isisimplify natin. Kopyahin na lang natin yung natira. C to the 4th over C to the 14, mas malaki ang denominator ng exponent ng denominator. So, therefore, subtract lang natin 14 minus 4. C to the 10, nasa denominator dapat siya. So, nasa denominator siya mapapapunta. Ang denominator, A to the 4th, C to the 10th power. Kopyahin lang natin itong 18, B to the 17th power. Okay, so that's all. So, I hope nagustuhan niyo explanation ko ng laws of exponent sa 10 examples natin. So, thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang mga video tutorials para sa algebra. Bye-bye and God bless. Kung meron nga pala kayong math question, i-comment nyo lang dito sa aking channel, pwede rin sa FB group, or pwede rin i-DM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Bye-bye and God bless.